Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya inaligaw sa channel nito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mayne at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang pagpanat lang naman ni Mayne at Alden sa TikTok ng 15 million views nang wala pang isang araw. Okay? Pero dito ka magtataka. Makinig kayo ha. Makinig po kayo at pag-isipan po ninyo ito. Noong si Joshua Garcia ay inabot po ng 8 million views ang TikTok video po niya, napakaraming media ang nagbalita nito agad-agad. O, aminin nyo yan. Totoo yan, di ba? I have nothing against Joshua Garcia na kamukha ko. Ay, kamukha tuloy, charot. Ibig sabihin eh, mahusay din pong aktor yan si Joshua at mabait din ano. Mabait din bata ang aktor yan. Pero, ang akin lang naman, si Mayne at Alden, wala pang isang araw, 15 million views ang inabot nilang dalawa. No? Pero, tahimik ang mga kumag na media na madalas bayaran ni Panot. Kitang-kita po ang pagiging bias, di ba? Ginigigil ako ng mga kumag na yan eh, no? Mamaya po idedetalye natin yung mga bagay na yan. Ano? Kasama rin po sa ating mga pag-uusapan na yung inilathala po ng mega website na mayroon pong tatlong bagay na kumpirmado po. Ang tatlong kumpirmadong bagay na magiging dahilan po ng comeback ni Mayne at saka ni Alden na siyang kinababahala po ng mga kumag ng mga Armin fans at ng mga toxic Mainers. Mamaya po idedetalye ko sa inyo yan kung bakit nanginginig ang kanilang mga tuhod sa tatlong bagay na yan. Sabi naman sa inyo, hindi tayo magpapahuli sa mga bagay-bagay na yan. Gusto ko po lahat tayo updated, lahat tayo nakikita ang katotohanan sa kanilang dalawa. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Mayne at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung load ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, anong panginihintay mo? I-click mo na yung subscribe button dyan sa baba ng screen mo para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at hindi yung mga luma nang nangyari sa kanila. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Rose Del Villarreal. Sabi niya rito, good morning Mr. Pinas. Salamat po sa pag-update. Grabe nga yun, Mr. Pinas, kinilig ako sa sobrang sweet nila Kuya Alden at Mayne. Wala pa rin nagbago. Sobra pa rin po silang dalawa. For sure, pati yung ibang true-blooded ABN, kinilig na naman. Ang ganda ng umaga ko. Pag-check ko ng Facebook ko, sila agad yung bumungad sa akin. For sure, ang dami na namang naiinggit at saka ang dami na namang nagsisisi na sumuko bilang Alden fans sa mga nagsasabing edited yung picture nila Kuya Alden at Mayne. Kahit panoorin nyo po yung video para malaman nyo na hindi edited yan, for sure ang lahat excited na para sa launching ng Vivo bukas. And by the way, thank you Vivo dahil pinagsama nyo si Kuya Alden at Mayne sa sobrang pagmamahal ko sa dalawa. Mr. Pinas, nagpalit agad ako ng wallpaper sa dalawa kong phone. Sana Mr. Pinas mabasa mo tong comment ko. Salamat and God bless. Excuse me po. Tama kong kayo dyan, Miss Rose Bell Villarreal. Sabihin na po nila lahat, basta't wag na wag po silang manonood bukas ng launching ng Vivo. Diba? Sa lahat po ng mangyayari sa live ni Mayne at Alden under the Vivo Philippines, wag na wag silang makasilip-silip. Hindi na rin po ako magsasalita, basta't abangan na lang po nila. Pag nanood kasi sila doon, silang lahat, ano, malalaman po nila na ibang-iba ang Mayne Mendoza pagkasama ang isang Alden Richards. Hindi tulad po ng kung sino-sino lang na ibinidikit kay Mayne, di ba? Maraming salamat po sa inyong komento at lagi rin po kayo mag-iingat. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Bing Bernal. Sabi niya rito, wow, ngayon lang ako napaaga ng comment. Yes, nakakatuwa talaga. Lagi kong inaabangan updates mo, Mr. Pinas. Nagkataon lang na may ginagawa ako kaya pag minsan, late ako, na late ko na nakikita, no, na medyo maaga. Timbahay lang ako kaya sa inyo lang ako nakikibalita lagi about Mayne and Alden. Sobrang love ko yung dalawang yan. Nakakakilig. Lalo na may mga ganyan sila sa Vivo. Proud talaga na Aldab ako. Aabangan ko po yan bukas kung ano man ang mas sweet nilang ipapakita. Thanks Mr. Pinas. Keep safe Aldab you always. Tulog ka na po. Maraming salamat po Miss Bing Bernal. Basta
Ito lang po masasabi ko, no? Gera na kung gera to, Miss Bing Bernal. Alam mo naman ang mga kumag na Armin fans at mga toxic mainers. Sa tuwing masaya tayong mga Aldab fans, magbubugayan ng mga mababahong hininga ng mga fake news nila at sarsuela. Yun yung ginagawa nila, di ba? Dahil, ito nga lang naman yun, ano? Hindi tayo papatalo sa mga sarsuela nila na ilalabas po nila. Dahil inunahan na po sila mismo ni Main at saka ni Alden. Yun ang naging problema nila. Napurnada po ang mga plano nila dahil hindi man lang po nila nakita na nakalusot po si Main at Alden sa kanilang mga mata. Keep safe din po, ano? At lahat po ng pagprotekta, asahan po ninyo. Gagawin po natin yan for Main and Alden. God bless you po. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Ms. Edgy Marcelo. Sabi niya rito, "Good PM Mr. Pinas, I just bought my cellphone iPhone 13 last January 5. But as for my reserve until unit rather, I will buy one Vivo V23. For the sake of Richard Fulkerson Jr., I will purchase one unit." Alam mo naman Mr. Pinas, ikaw ang number one vlogger. Next to Mr. Destiny, Ms. Dere. Kayo kasing tatlo, you will fight for the sake of Aldab, even you, Mr. Pinas, always high blood, ang puso. At take good care, ano? Natatawa nga ako, even isasabit sila sa Tower ng Rotonda sa pag-i-edit at ng kuda ng kuda, no? Sa pakikialam sa pagboto kay Mr. Onyx. Mga pakialamero, thanks and regards to your lola granny and your booster. At well, iPhone 13, ano? My goodness, I know how much it is po. Pero hindi po ako Apple user, ano? I have a 5-year-old phone na po. Minsan nagloloko na rin siya. Ang akin lang naman po kasi yung phone ko, hindi ako mahilig sa games. Yung phone ko po, Miss Edgy Marcelo, no, ay yung makapag-video ko lang po kami ni Lola Granny bago po ako umuwi sa bahay, no, at pagdating ko po sa trabaho. Hindi po kasi nakakatulog ng maayos si Lola Granny pag hindi niya alam na nakarating na ako din sa trabaho ko at kung ako po ay papauwi na. Naka-alarm pa po yun kasi alam niya tatawag po ako. Kaya hindi dapat ako napalya sa pagtawag sa kanya. Ayun, tumagal naman po ng 5 years ang phone ko at pagdating nga po ng bonus ko, no, Main at Alden, bibili ako niyan, promise. Si Lola Granny kasi yan ang hungulit, gusto niya raw ng phone ng Aldab. Sabi ko, easy lang, aba, mahal yan. Kaya pagdating po ng bonus ko, isa-surprise ko na lang po siya ng isang phone, ano? Diba, ng phone na ng Aldab nga, no? Yan yung bansag nila dyan. Re-regalo po kay Lola Granny. Huwag niyo po muna akong kukwentuhan, ha, na nakabili na po kayo. Nako, nape-pressure ako niyan. At ito na nga po, ano? Tulad po ng aking sinabi at sinambit kanina, ang mega website po ay naglathala ng tatlong mabigat na kumpirmadong dahilan kung bakit pati po sila iniisip na rin ang kumpirmadong pagbabalik ni Main at ni Alden. Unahin natin ang una nilang sinabi, which is the Vivo promotional video sa TikTok po. Maging sila po ay nagulat at hindi nila akalain na may niluto palang ganitong endorsement si Main at saka si Alden. Abay, magugulat ka talaga. Tulad nga ng sabi ko kanina, diba, tanging mga Aldab fans lang ang nakakita niyan, pero tikom ang bibig ng mga Aldab fans dahil gusto po ni Main at saka ni Alden ng privacy. At doon po ako proud sa kanila dahil talagang binibigay nila yung privacy na gusto ni Main at saka ni Alden. Ang ikalawa naman pong kumpirmadong dahilan ng pagbabalik ni Main at saka ni Alden ay ang IG story ni Alden noong siya ay nasa Amerika pa, kung saan narinig po ang boses ni Main Mendoza. Maging ang mega website na ito ay naniniwala po na boses po talaga ni Main ang narinig sa IG story ni Alden noon. Dati tinatawanan lang nila ang mga Aldab fans. Ngayon, kakambyo din naman pala sila, 'di ba? At ang ikatlo naman po nating ang ikatlo naman po nilang binanggit ay yung tiwala na meron po si Vice Ganda at Mr. Johnny Manahan kay Main at kay Alden. Tanging sa kanila lang din po naniniwala ang dalawang ito. Take note, sila po ay mga nasa showbiz. Pero kay Main at kay Alden lang po sila kampante at naniniwala at never ever, no, kay Panot. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, bumanat nga po ng 15 million views. Wala pang one day, ha, si Main at saka si Alden sa kanilang TikTok video. Pero dito ka magtataka. Noong time ni Joshua Garcia na umabot po ng 8 million views in one day, halos lahat ng media na magulantang na. Masabi lang nila kung gaano ito nagtrend. Ngayon, na halos doblehin ni Main at saka ni Alden ang views na yan, nakapagtataka na tahimik ang mga kumag na bayaran ng media ni Panot. Diba? What's happening in this world? Ha? Sabi nga ni
Sabi nga, ano ang pangalan natin? Sabi nga ni Jimmy Santos, what's happening in this country? Diba? Maine and Alden deserve more than this. Sino ba kasi ang pumipigil sa inyo para ibalita ninyo si Maine at saka si Alden kung gaano kalakas? Parang movie lang po yan ni Maine at saka ni Alden na napakalaki po ng kinita pero maliit ang dineclare sa BIR para lamang po sa para lang po sa sarili nilang kickback na pera. Siyempre, kung ikaw ay kumita ng malaki doon, ide-declare mo ba yun? Siyempre, lalaki yung tax mo. Baya, utak naman, di ba? Mga ungas ng taon. Ang unfair nila masyado. Mabuti na lang naririto tayong mga Alden fans for Maine and Alden para itama at ituwid ang lahat. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.